Napapitlag si Isabel nang makarinig ng busina. Wala sa likuran habang naglalakad siya sa isang kalsada sa Marikina. Tumigil sa gilid ng daan ng Black Audi. Nagulat siya nang bumaba ang bintana ng driver's side at nakita si Nico. "Get in," utos ito. "Hindi ako makakaparada na matagal dito." Mabilis namang sumunod si Isabel at pumasok sa loob ng passenger side. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. "May pinuntahan akong malapit dito." Sagot ito. "I saw you walking. Saan ka galing?" "Galing ako sa trabaho." "Trabaho?" Nakakunot noong ulit ni Nico. "Hindi ba day off mo?" "Yun ang nakalagay sa schedule nyo." Tumango siya. "Sa isang coffee shop. Part-time lang naman. At tuwing off lang ako nagtatrabaho doon." "Day off are meant for rest." May ilang itong sabi. "Pinapagod mo ang sarili mo sa dami ng trabaho." The car is stopped because of the red light. "Dalawa din naman ang trabaho mo, diba?" Biro niya. Tumingin sa kanya si Nico. Seryoso. Napangiti si Isabel. "Ayos lang ako. Nakakapapahinga naman ako na maayos itong mga nakaraang araw. Siguro dahil na rin sa tulong mo sa kaso ni Papa. Nabawasan na ang inaalaala ko." He exhaled. "Kumain ka na ba?" "Hindi pa. Ikaw?" "Hindi pa rin. Pauwi ka na ba ngayon?" "Oo, sana. Wala rin naman akong pupuntahan." Ilang sandali hindi na narinig ang pagsasalita ni Nico. Sumulap ito sa kanya. "It's almost dinner. Gusto mo bang kumain sa labas?" Hindi na itago ang pagkagulat dahil sa imbitasyon na iyon. Iniiwas niya ang tingin. "Wala namang problema," sagot niya. "I know a great hotel and restaurant near here," sabi nito. "They have amazing steaks." "Hotel?" Bahagyang natigilan si Isabel. Hinihiling niya na sana. Wala sa mataas sa floor o restaurant na kung anumang hotel na iyon. Pero hindi natupad ang kanyang hiling. Dahil isang 5-star hotel ang pinuntahan nila ni Nico. At ang restaurant na tinutukoy ay ang pinakamataas sa floor ng hotel. Napalunok si Isabel na tumaas sila sa elevator. Ikinuyom niya ang mga kamay. This one part of her that she never shared with anyone. She was scared of elevators. Hindi siya sumasakay doon. Tuwing kailangan lamang pumasok sa hotel noon. Mas pinipili niyang gumamit ng hagdan. Wala siyang pakialam kahit mapagod. "Isabel," bukaw sa kanya ni Nico. "Are you okay? Pinagpapawisan ka." "Ha?" Hindi na gumagana ang kanyang isipan. Gusto niyang lumabas ng hotel, pero ayaw naman niya maging kahiya-hiya sa harap ng lalaki. Napapitlag siya na bumukas ang pinto ng elevator. Pinilit niyang kalmahin ang sarili bago pumasok sa loob. Kasunod ni Nico. Walang ibang tao doon. Sila lang. Binalot ang takot ang puso ni Isabel nang sumara ang pinto ng elevator. Pakiramdam niya ay biglang sumikip ang paligid. Hindi siya makahinga. Hindi rin niya maintindihan ang mga sinasabi ni Nico na nasa kanyang tabi. Ipinikit niya ang mga mata nang maramdaman ang paggalaw ng elevator. "Eh hindi," sabi niya, napaatras. Bumalik sa kanyang alaala ang isang aksidente na naging dahilan ng kanyang takot. Napahawak siya sa ulo. Gusto na niyang lumabas. Napaiyak na siya ng tuluyan. "Isabel," narinig niya ang tawag sa kanya ni Nico. Napatingin siya rito, nalalabo ang paningin dahil sa mga luha. "Tulong, ayoko dito." Marahas siyang hinapit ng lalaki para yakapin ng mahigpit. "Calm down, calm down." Napatigil sa pag-iyak si Isabel. His warmth was enveloping her, calming her. Ipinalupot niya ang mga kamay sa katawan nito at ginantahan ng yakap ang lalaki. Tumingala siya rito. The expression of concern on his handsome face undid his fears. Nawala sa isipan niya ang lahat ng masamang alaala. Naging ang kaisipan ng nasa loob sila ng elevator. All she could see was Nico looking down at her, hugging her, removing all her fears. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib ni Nico. Nilanghap ang mabangong amoy nito. Hinigpitan ng lalaki
ang pagkakayakap sa kanya. "It's all right," he kept on murmuring. Hindi na namalayan ni Isabel kung gaano katagal sila na nasa ganong posisyon hanggang sa bumukas ng pinto ng elevator. Maingat ako malas si Nico sa pagkakayakap nila at inalalayan siya palabas. Hinaplos ito ang kanyang pisngi. "Ayos ka na?" Inayos ang kanyang buhok. Yumuko siya. Biglang nakaramdam ng hiya. I'm sorry. Don't be." Inabot ni Nico ang isa niyang kamay. Hinawakan ino mahigpit. "Come on. Humanap na tayo ng table para makapag-relax ka." Hindi na nakapagsalita pa si Isabel at sumunod na lang. Napatingin siya sa magkahawak na lang mga kamay. She felt so safe at that time. Parang hindi na niya gusto pang bumitaw dito. Pagkaupo sa isang table, ilang sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Nakayuko pa rin siya, nahihiya pa rin. Bakit na palaging weak side niya ang nakikita ni Nico? Inabot ito sa kanya ang isang menu. "Order anything. It's my treat. Kaya huwag mong tingnan ang presyo." Tumango siya, pero hindi pa bumabalik sa ayos ang dawli ng kanyang isipan. Kaya mahabang sandaling nakatitig lang siya sa mga nakasulat doon. "Ikaw nang bahalang umorder ng sakin." Mahina na yung sabi. Inilapag sa mesa ang papel. "Nico Sai." Tinawag din ito ang waiter at nag-order. Pagkaalis ang waiter, ay muli itong tumingin sa kanya. "Takot ka sa elevators? Dapat sinabi mo sa akin kanina." "Pasensya na," bulong niya. "What happened?" Tumingin na si Isabel rito. Siguradong ang tinatanong ito ay ang rason kung bakit siya takot sa elevators. "It was an accident," pagkakwento niya. "Noong high school pa ako, isinama ako ni papa sa isang hotel din at nagkaroon ng aksidente sa elevator na sinakay namin. Bigla yung nag-stop at pumagsak pababa. Marami ang injured, but thankfully, buhay naman ang lahat. Pero nakatroma na ako sa elevators simula noon." "Paano kapag pumapasok ka sa hotel na gaya nito?" "Naghahagdan ako." Mapait siyang umiti. "Much safer." Tumango-tango si Nico. "Okay lang sa akin. Kung gusto mong maghagdan pababa, ayokong pilitin ka sa elevator at matakot ulit. Mapapagod ka dahil sa akin," naiiling niyang sabi. Hindi na siya dapat sumama. She would just ruin everything. "Going down 30 floors is nothing to me," sabi nito. "I had police training, remember?" Lumabi si Isabel. "Susubukan ko ang elevator. Kailangan ko ring harapin ang takot ko. It was about time to overcome her trauma." "You don't have to force yourself, Isabel. Just stay beside me," hiling niya, nagbaba ng tingin. "Para alam kong may kasama ako." Hindi niya narinig ang pagsagot ni Nico. Nang tingnan ito, nakita niya matiim ang pagkakatitig nito sa kanya. Bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Tumaas ang gilid ng mga labi ng lalaki sa isang ngiti. "I will," he promised. And Isabel was stunned. He smiled. He smiled at her. Pakiramdam niya ay sandaling tumigil sa pagtibok ang kanyang puso dahil sa ngiting iyon. He looked handsomer when he smiled. It was melting her heart. She wanted to see more of that. Tumigil sa paglalakad si Isabel at pinigilan din ni Nico. "Sigurado ka bang gusto mong makausap si Papa?" tanong ulit niya. Nandoon sila ngayon sa New Bilibid Prison. Sinamahan siya ng lalaki na bisitahin ang kanyang ama. Gusto rin daw nitong makausap ang kanyang papa para magtanong ng tungkol sa kaso. "Oo," maikling sagot ito. Napagmuntong hininga na lang si Isabel at sumunod dito hanggang sa makapasok sila sa visitation area. Nag-aalala pa rin siya. Siguradong kilala ito ng kanyang ama. Ilang sandali sila naghintay bago nakita ang paglapit ng ama sa kanilang table. Ang una niyang napansin ay ang pasa sa mukha nito. "Papa!" Napatayo siya. "Ano nangyari sa mukha mo?" "Wala ito," sagot ito. Napatingin sa kanyang katabi at pumahid ang galit sa mukha.
Anong ginagawa ng hype na yun dito? Sagaw nito. Sinalya pa ni Isabel si Nico na wala namang emosyon ng mukha. Papa, tinutulungan niya ako ngayon. Inaimbestigahan ulit ang kaso at andito siya para magtanong ng ilang tulong? Sarkastikong ulit ng ama. Siya ang umaras ito sa akin. Isabel, anong tulong ang pinagsasabi mo? Mr. Villegas, sabi ni Nico, gusto ko lang. Naputo lang sinasabi ni Nico dahil sa pagmumura ng kanyang ama. Umalis ka dito, hayop ka. Di ka gusto makausap at wala kang malalaman mula sa akin. Tinignan ni Isabel si Nico, umiiling. She knew it was not right to bring him here. Ang gatanim na sama ng loob ang kanyang ama and he would not listen to reason. Tumayo na si Nico. I'll wait outside, sabi nito sa kanya bago lumabas ang visitation room. Galit na pinukpok ng kanyang ama ang mesa. Bakit ka nakikipag-usap sa lalaking iyon, Isabel? Siyang hinihingan mo ng tulong? Ang tao nagdala sa akin dito. Papa, inaresto ka niya dahil sa mga ebidensyang nakuha. Pinilit niya maging kalmado. Trabaho niya iyon. Wala akong pakialam. Hindi ko siya pagkakatiwalaan. Ayon mga pulis, buksan ulit ang kaso niyo, Papa. Hindi siya makapaniwala sa inaakto ng kanyang ama. Bakit ito nagkakaganoon? Siniko na nga nagmamagandang loob na tumulong. Siya nagpapamilit ay pagpatuloy ang investigasyon para malaman ang totoo. Tumingin sa kanyang ama. Puno na ng kalamigan ang mga mata. Hindi ko kailangan ng kanyang tulong, Isabel. Lumayo ka sa lalaking iyon. Manap ka ng ibang paraan. Nakakailangan din ng tulong. Ikinunom niya ang mga kamay. Akala mo ba ganun kadali lang ang lahat, Papa? May pera ka ba na ibinibigay sa akin? May pera ka bang pinababayad sa magaling abogado? May pera ka bang pambayad sa re-investigation? Hindi na ninapigilan ang sarili. Dumilim na ang mukha ng kanyang ama. Pababayaan mo na ako, ganun ba? Siguro sinabihan ka ng lalaking iyon. Natigilan na ang pagtulong sa akin, ano? Papa, napatayo ni si Isabel. Bakit ba ang kitid ng utak nito? Gusto mo bang lalaking iyon, Isabel? Patuloy na pagkatanong nito. Kaya hindi mo ako matulungan dito dahil pakikipaglandian ang ginagawa mo. Masaya ka siguro dahil nakakulong ako dito. Pinigilan niya ang sarili na sampalin ng ama dahil sa mga sinasabi nito. Ilang beses siyang humugot ang malalim na hininga bago tumalikod. She wouldn't keep talking to him now. Wala kang kwentang anak. Narinig pa niyang pahabol na sigaw nito. Magsama kayong dalawa ng lalaking iyon. Mga walang kwenta. Halos magdugo na ang kamay ni Isabel dahil sa pagkakakuyom. Hindi siya makapaniwala na nasabi iyon ng kanyang ama. Napatigil siya sa paghakbang na makarating sa kinapaparadahan ng kotse ni Nico. Nakatayo lang lalaki sa gilid niyon. I'm sorry, sambit niya. Sa tinarato sa hini papa. Nagkibit balikat ito. Sanay na ako sa ganoon. Ayos ka lang ba? Tumangon siya. Pinilit ang gumiti. Sinabi ko naman sa'yo, wala tayong makukuha impormasyon sa kanya. Kahit sa akin, hindi siya nakikwento. Maybe because he's hiding something, sabi nito. Pero huwag mong alalahanin iyon. I'm investigating it. Leave it to me. Nagpasalamat si Isabel. Pumasok na sila sa loob ng kotse. Habang nasa biyahe, hindi na napigil ang lihim na pagmasdan si Nico habang nagmamaneho. Nalaala niya mga tanong ng ama kanina. Kung gusto ba niya si Nico? Umiling-iling siya. No. Gusto niya itong makilala? Oo. Gusto maging kaibigan? Hanggang doon lang. Pupunta ko ng Cebu next week. Narinig niya ang sabi ni Nico. Bibisitahin ko ang branch ng Larson doon. I'll be there for 3 days. Oh, yumuko siya. Ibig sabihin, 3 araw na itong hindi makikita. Why was the feeling disappointed? Masyado naman siyang nasanay na kasama ito. Kailangan ko magsama ng isang employee galing sa Makati branch. Dugtong nito. Gusto mo bang sumama? Gulat na napatingin si Isabel kay Nico. Isasama siya nito sa Cebu? Bakit ako? Nang tataranta niyang tanong.
Marami namang empleyado na mas matagal sa akin. Baka magtampon sila kapag they want. Ako ang pumipili ng mga gusto kong isama. Sumulip sa kanya si Nico. Sasabihin ko lang kay Kathleen. Tukoy nito sa kanilang manager. Okay lang ba sa'yo? Sa mga kapatid mo? Wala namang magiging problema sa kanyang mga kapatid. Malalaki na ang mga ito. At tatlong araw lang naman siya mawawala. Gusto rin niya makapunta sa ibang lugar. Kahit padal sa trabaho iyon. Hindi na niya maalaala kung kailan pa huling nakapag out of town. Salamat, sabi niya, makalipas ang ilang sandali. Dahil ako ang napili mo. It's nothing, sagot ito at itinuon na ulit ang paningin sa pagmamaneho.